Kamusta mga amigo? Patrick Beverly nagsorry na kay Chris Paul. LeBron James ang taas ng rating. Dallas Mavericks malaki ang chance na makuha si Kawhi Leonard. At Sixers gusto ding makuha itong si Damian Lillard. Yan ang ating pag-uusapan mga amigo. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay mag-subscribe ka na amigo bilang suporta. Sa napakainit na laban ng Suns versus Los Angeles Clippers kung saan na-eliminate na nga mga amigo ang Clippers at ang Suns na ang mag-a-advance sa NBA Finals ay nagkainitan naman ang dalawang gwardiya na si Patrick Beverly at itong si Chris Paul. Matapos nga tumira si Chris Paul ng 3-point shot ay napatawag ng timeout ang Clippers at nagkasalubong itong si Chris Paul at si Patrick Beverly na parang may sinabi si CP3 na hindi nagustuhan ni Patrick Beverly. Kaya naman nagalit ito at nawala ang control sa sarili at tinulak si Chris Paul. Tinawagan ng technical foul si Patrick Beverly at na-eject sa laro. Ayon kay CP3, masakit daw ang ginawa ni Pat Bev. Sa Twitter naman ay nag-post itong si Patrick Beverly at humingi ng sorry. Nadala lang daw siya ng kanyang emosyon at hindi naman daw niya ito sinasadya. Kinunggrats niya si CP3 na nakaabot ito sa NBA Finals sabay-sabing good luck. So ibang level talaga mga amigo kapag playoffs na. Pati emotion mo talaga ay tumataas. Si Patrick Beverly ay talagang kilala natin sa ganyan. Sa katunayan, sa 9 na taon niya sa NBA ay nagkaroon na siya ng 26 technical foul. Samantala, ayon naman kay Mark G. Spear na tinanggihan daw ni David Fizdale ang mataas na offer ng Indiana Pacers para lamang mapunta sa Lakers at magkaroon ng chance na makasama muli itong si LeBron James at manalo ng kampeonato kung sakasakali. After na magkasundo ang kampo ng Lakers at si Fizdale ay nakipag-communicate na ito kay LeBron James. Sa hindi nakakaalam mga amigo, si Fizdale at si LeBron James ay nagkasama na dati sa Miami Heat kung saan nanalo nga ito ng dalawang kampeonato mga amigo. Samantala, ang pagiging best player in the league ni LeBron James ay patuloy na kinikwestiyon na mga kritiko at NBA fans ay nakuha niya naman ang highest rating sa digital world. Ang 4-time MVP at 4-time champion ay mayroong pinakamataas na rating sa NBA 2K21 sa regular season. Meron siyang 97% kapareho ni Steph. Si Durant, Giannis, Kawhi at Jokic ay parehong 96. Harden at Embiid, 95. At si Doncic at Dame ay pareho ding 94. So sila mga amigo ang nasa top of the list. Sa pagsisimula ng season, si LeBron James at Anthony Davis ang may pinakamataas na rating dahil sa kagagaling lamang nila sa kampeonato last season. Ngunit ngayong season ay hindi nga umaayon sa kanila ang pagkakataon. Si LeBron James ang kauna-una ang player sa NBA history na nagkaroon ng Finals MVP sa tatlong magkakaibang team. Samantala, hindi pa naman mga amigo nagsisimula ang off-season ay napakarami ng rumors na patuloy na idinidikit ang pangalan ni Damian Lillard matapos nga itong ma-eliminate sa NBA playoffs. Ayon sa report ni Kevin O'Connor na ang Sixers daw ay gustong kunin si Damian Lillard batay sa mga pahayag ni Daryl Morey. Matatandaan na sa trade deadline ay interesado ang Sixers na makuha si Kyle Lowry. Ngunit ayaw naman magbigay ng maraming asset para dito kasi mas inaabangan daw nila itong si Damian Lillard. At kahapon lamang ay nag-trending na naman ito si Damian Lillard dahil namataan nga na nagkasama sila ni LeBron James sa laro ng Spark at Aces sa WNBA po mga amigo. Kaya sinasabing ang Lakers ay malaki ang chance na makuha itong si Damian Lillard. Ano ang masasabi niyo mga amigo patungkol dito? Dahil tapos na ang season ng Clippers, ay nakafocus na sila sa gagawin ngayong off-season lalo na dito kay Kawhi Leonard na marami ang mga manliligaw. Ayon kay Kevin O'Connor ng The Ringer na ang Dallas Mavericks ay seryoso na makuha itong si Kawhi, ang Mavs at ang Heat ay ang dalawang team na malaki ang interest para dito kay Kawhi Leonard. Samantalang ang Knicks naman ay kung sino ang best available na star na pwedeng makuha. At paniguradong marami pang team ang madadagdag sa listahan na gusto makuha ang 30 years old, 2-time NBA champion na si Kawhi. Lalo't maganda pa rin ang ipinapakita nito, kaso na-injured nga lang mga amigo. May player option next season si Kawhi Leonard na aabot sa $36 million at malakas ang balita na mag-o-opted out ito para lamang maging free agent ngayong off-season. Pwede naman gumawa ang Mavs ng sign and trade. Ang Mavs ay may cap space para makuha si Kawhi dahil ngayong off-season ay magiging free agent na itong si Tim Hardaway Jr., Boban,
JJ Redick at Nico Melli at tinatansya magkakaroon sila ng space na 40 million. Pwede rin daw na i-trade ng Mavs itong si Kristaps Porzingis para kung sakali ay magkaroon sila ng financial flexibility para papirmahin ng contract extension itong si Luka Doncic sa oras na ma-expired na ang kanyang rookie contract sa 2023. So yan lamang ang ating NBA updates. Hanggang sa muli, God bless.